You don't want to open the lid, please. Kapag bumingan tayo sa kahapon, makikilala natin doon ang isang sandali. Isang saglit at pasamantalang tumigil ang matuloy na pag-agos ng ating buhay. Isang saglit na nalilis at nagbago ang landas ng ating kapalaran. Napaka-ikaw ng sandaling yun. Kasi ito ng isang sulat na panakaw. Isang salitang hindi sinasadya. Isang itong hindi inaasahan. Isang tibok ng puso na akala mo ngayon pinagmulana. Ngunit yun na palang simula na. Ang saglit na yun ang simula ng paglalakbay natin sa katapusan. Thank you.
masyadong buong ugali mo. Eh, kaya nga ulit ko rin sa nang sabay ng tubigan ko, kaya hindi ko ano yung address niya. Kaya pinunta ko sa inyong bagay, siya wala kakali yung address na tubigan ko. Wala mo, wala kang kamag-anak dito sa Manila? Wala ko. Bakit pupunta-punta ka dito sa Manila? Wala ka palang matitiran. Kaya nga, kung sabi sa amin ito, kung masapalitas ko, pwede dito sa labas. At bukas ako nga, titiraan ang kaibigan ko. Bibigyan mo pa ako ng problema eh. Sige na nga, pero doon ka sa sala matutulog, ha? Considerin na siya. Maligas ka pa dyan, cargo de consensya pa kita. Ano na to? Ang sayo sa rin. Considerin na. Ano mga pangalan mo ulit? Jason Alvarez, oh. Huwag mo kayo mag-LMG at mga panaro. Richard Candidon. Teka, kaano-ano mga pamangkin ko? Girlfriend mo ba siya? Hindi ko. Eh, wala akong chance na ligawan siya. Nakabalik na ba rin sa States, ano? September pa. Gusto pa na nila ron. Halika na. Thank you. Yeah. Nagsisisi nga ako eh. O sige, dito ka matulog ha. Itong kumot mo. Tandaan mo, hanggang umaga ka lang rito. Salamat ulit ha. Maraming maraming salamat. Sa opisina. Oo, sabi mo sa kanya, darating na ako, nagmamadali na nga ako eh.
Pakita mo na lang ng ilumin, please, ma. Jason? Inumin mo muna to para matanggal yung lagnat mo. Jason? Jason, inumin mo muna to. Ano ka na? May lagnat ka. Mataas ang lagnat mo. Oh. Ash, siya nga pala, Jason? Jason, si Aning Pat, siya muna ang titingin sa'yo, ha? Ayun pa ako mag-aalaga ng bata, kailan ka nagmamadali. Pwede sana. Hindi. Habang naghahanap lang ako. Hindi. Kahit ilang araw lang. Alam mo, abusado ka talaga eh. Porkit nalalaman mo nag-iisa ako rito, nananamantala ka naman. Kaya nga ayoko kumalis dito eh, dahil nag-iisa ka lang eh. Diba? Hindi ka ba natatakot niyan, kababae mong tao, nag-iisa ka rito? Eh kung bigla may mangyari sa'yo dyan. Ano? May baril ako sa kwarto ko. Eh, kung hindi bumuntok yung baril mo? Ako, Jason, pwede ba? Bumalik ka na sa Davao? Masyado mo na ako yung istorbo. Wala na akong uuwian doon. Okay? Patay na mga magulang ko. Namatay sila sa isang plane crash. Wala pang 1 month nun. Isa na ako sa buhay. Sabihin, okay lang. Sabihin, pero pag pinaalis mo pa ako rito, wala na ako matatakbuhan, wala na ako malalapitan. Sige, sige, tama na nga yan.
nalaman mo ay nanghihingalo na. Kaya nailipas sa mas malaking paso dahil pag nandito yan, hindi na laki yan. Diba? Si Aling Pat talaga walang hilig sa halaman kasi yun eh. Kulang lang sa dilig yan eh. Dali, kukunin ko yung hose. Malayo yan! Malayo yan! Sandali! Papagod ka pa. Dito na lang. Saan? Dito. Jason! Jason! Samples na invitation na in-order mo. Aya? Okay. Hoy, Donya! Akala ko ba itinigil mo na yan? Akin na nga yan. Nakakainis ka. Sinabi ko naman sa'yo, Lila. Huwag mong papatungan ito eh. Ah, hey, Ashtray! Ang bira, oh. Ikaw talaga, Lila, oh. Naku! Ano ba, ha? Yala? Naku, ha? Mukhang totoo na yan. Nasa papel na. Tignan ko mo kung tama spelling ng pangalan ko. Ikaw talaga, Lila. Wala ka na wala, ha? Ang ganda-ganda. Ma'am, overseas call for Mr. Seba. Aya? Ay, ay, sabihin mo sa kanya, eh. Umuwi-uwi na, no? Kung gusto niyang abutan yung kasal ninyo. Hello? Hi, sweetheart. Kamusta ka na? Yeah, I'm okay. Oo. Ang malapit na matapos. Alam mo, kararating lang nga ng ano eh, ng sample ng invitation. Eh, siyempre, maganda. Oh, hindi. Hindi ako nang bahala. I'll take care of everything. Extended. Hanggang kailan? It's okay. I understand. No, don't worry, I understand. But don't work too hard, ah. Mag-enjoy ka lang dyan. Okay, sweetheart. Bye. I love you too. Bye. Yeah, bye. Well? 2 weeks pa raw siya ron eh.
na iwang blank yung pangalan ng groom dyan. Jason? Thank you.
Ang galing-galing mo! Apakagaling mo! Sinasabi mo lang yan dahil gwapo ka lumabas dyan. Hindi! Silvia! Silvia! Tignan mo! Tignan mo, tignan mo yung ginawa pati sa buhok ko. Ha? Tignan mo. Sabihin, bakit? Bakit, Bakit ano? Ibig sabihin, may pagka-artista pala. Bakit hindi mo ituloy yung talento mo? Masyado ako naging busy sa karir ko eh. Nawalan ako ng time na gawin yung mga bagay na talagang gusto kong gawin. Eh, bakit? Hindi ko ba nag-enjoy dun sa, ano yun? Stock exchange. Nung una, pero sa katagalan eh, na-realize ko na ano, it's just a job. Eh, paano pa naman ako magre-reklamo doon eh? Ang taas-taas naman ang sweldo ko. At saka yun ang nag-maintain ng bahay na ito na ipinamana sa akin ng parents ko. O, at saka ano pa masasabi mo? Pwede ako magbiyahe once in 2 years. Mm-hmm. Nabibili ko pa lahat gusto ko. Lahat? Well, of course, pwede na lang yung oras ko sa sarili ko, no? Teka nga muna. Kamusta nga pala yung job hunting mo? Ay! Ano ba? Bilis ba? Bakit mo hinahampas? Oh, sorry. Hindi, talaga, ito. Eh, pinag-ilapan ko naman yan. Okay. Mawawala ka ng sakit ng ulo. Bakit? Hindi mo alam kung bakit ka mawawala ng sakit ng ulo? Bakit? Sabihin ko sa'yo. Bakit? Natanggap ako sa isang auto repair shop sa Quezon City. Assistant mechanic lang naman ako. Maliit lang ang starting, pero libre pagkain, libre tulugan. Dahil doon sa loob ng shop, doon mismo sa shop, nasa loob ng compound wall, meron silang dorm na tinutulugan niyo ng mga mekaniko. Okay? Kaya, by Monday, wala na ako rito. Okay, wala ka ng sakit ng ulo. Okay ba doon? Hindi ba marami doon? At saka yung mga tao doon, siksikan. Okay lang. At saka, alam mo, ang kama doon, walang kutsyon. Basta may matutulugan, kahit banik pa siya, ay sabihin, di ba? Di, bakit kailangan mo pang matulog doon? O doon kung gusto mo, magtrabaho ka doon, tapos umuwi ka rito. Ang laki-laki naman itong bahay na ito. Kakalug-kalug ako, nag-iisa lang ako rito eh. Nadyadyahe naman ako siya. Nakakaya naman siya. Talaga. Ikaw rin, hindi ko talagang gusto mo umalis. Okay lang naman sa akin yun. Pag-iisipan ko, hindi ako sigurado pero I can think about it. Okay? Tugi-tugi! Ala, ganda, oh! Saan ang galing yan? Masok po, ma'am, eh. Kayino kaya to? Naku. Ayun, may sugat! Oh! Ay, naku! Ay, no! Alipat, kumuha kayo alcohol sa taas, tsaka mag-tiolate, ha? Oo, ma'am. Babaan mo na rin kami ng plaster, at tsaka gasa. Oo, ma'am. Oo, baka agad. Mabait yan? Sting ko. Siguro mo. Ano yung nangyari sa saan? Love just fades.
pala niyan, ha? Gusto mo ba? Oo. Gusto ko siya. Ang guwapo. Akala ko naman yung sketch ko pinupuri mo, no? Maganda naman yung sketch, kaya lang mas maganda tong model. Sino ba to? Guwapo naman. Lala, tigilan mo na ako. Ano nga, oo. Sino to? Hi. Nagbisita sila tayo, ha? Hi. Jason, ayaw. Basta. Siya nga pala. Pamangkin ko. Anak ng pinsan ko. Ako si Layla. Layla? Oo. Ang gandang pangalan, ano? Alam mo, ang bango-bango pakinggan ng pangalan mo. Pang babae talaga. Bagay na bagay sa'yo. Ang Jason naman, parang napaka-strong and masculine. Lalaki. Magsiswimming ako ngayon eh. Care to join me? Ikaw naman. Sa katawan ko ba naman ito eh. May lakas ako ng loob mag-baking suit. Niloloko mo naman ako. Bakit? Sexy ka nga eh. Hindi talaga. Walang biro sexy ka. Alam mo, yun ang magbibigay. Ito, sabi ko sa'yo. Ang tipo ko sa babae, tonto, yung malalaman. Yung magsilambot ng ulan. Talagang... Ikaw naman. Baka naman inaano mo na ako niyan. Hindi, ayaw lang tayo. Ang palat. Puro buto. Layla, baka hinihintay ko na sa office. Kakagaling ko lang dun, actually. Dumaan ako dito para idaan to mga papers na pipirmahan mo. O, sige. Aalis na ako. Dadalhin ko to, ha? At oy. Bakit? Ha? At bakit mo dadalhin yan? Papakita ko dun sa kaibigan kung may ari ng art gallery. Lagi nagalap ng bagong artist yun. Himali mo, ma-discover ka pa. Yeah. Bye, Jason. Bye, bye. A pleasure meeting you. Bye. Bye, Jason. See you again. Bye. Ikaw talagang kapal mo. Bakit? Anong bakit? Lahat ba ng babaeng makilala mo, nilalandi mo? Ano naman ang masama nun? If it makes a girl feel better about herself, why not? Ah, ganun. So, binubola mo lang si Layla. Pero sa loob-loob mo, pinagtatawanan mo siya. Si Layla? Hindi ko siya binobola. Totoo naman, gusto ko talaga yung mga malalaman eh. Ah, ganun. Oh, talaga. At ako, butot laman, ganun. Butot balat. Butot balat. Matanda, payatot, ganun. Pero ikaw yung pinakamagandang butot balat, payatot, matanda na nakilala ko na naglalakad sa ibabaw ng lupang to. Oo na. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo na matapong ka uli sa kalye kung saan kita pinulot, no? Sinasabi ko lang yon dahil ayaw kong pinakikilala mo kung pamangkin mo. There are songs I will sing to you. There are melodies. Something oh so sweet inside my solitude. There are rhymes, there are remedies for a lonely heart. May we never part, for what we have is true. Don't you know the time is as endless as forever? So each day I love and just a little more. You are my sounds from the symphony gently fill the air. And when you're not there, my world is filled with gloom. With the dawn comes the morning, I see the sun.
You're the only one to turn my gray skies blue. Don't you know that love's like an ocean overflowing? I'm a friend you kiss each time you wash the shore. Sorry kasi ako nagsimula eh. Dahil nagselos ka? Of course not! Bakit ako magsiselos? Nagselos ka kay Laila eh. Ano, di ba? Ano, di ba? Nainis lang ako sa'yo. Dahil alam din mo eh, porkit alam mong type ka ng mga babae. Hindi type mo pala ako. Ikaw? Please lang, no? Para lang kita bunsong kapatid. Ano? Bunsong kapatid? Oo! Ako? Oo! Bunsong kapatid, ha? Talaga! Sinabi mo yan? Oo! Alam mo, Jason, sa totoo lang, kung nabuntis ako nung 19 years old, pwede na kitang anak ngayon. Anak? Oo! Ako? Oo! Tingnan mo naman sa akin ngayon, anak. Oo! Ano? Sinabi mo yan? Oo! Anak! Sige, sige, sige. Anak ang tingin mo sa akin. Hmm. Kung anak ang tingin mo sa akin, mag-vacation tayo. Mag-out of town tayo itong weekend na to. Isang weekend lang. Saan? Saan? Sa beach. Sa Boracay. Di ba ako nakakapunta nun? Boracay. Hindi. Hindi ako pwede umalis eh. Kasi ilang araw na ako naglalakwat siya at tambak ng trabaho ko sa opisina. Silvia, naisip mo na ba to? Listen, listen, okay? Yeah. Yung opisina mo, yung computer mo, trabaho, nandyan lang yan. Lahat naghihintay. Eh, ang Boracay. Paano na lang kung bigla lumintol, tapos bumukay yung lupa? O wag na yun, bigla lang tayo dilumin, tapos lumubog yung Boracay. Hindi ang laking pagsisisi mo, di ba? Dahil hindi mo napagbigyan itong pagkakataon na to. Ikaw eh! Ano pa yan to? Ako may sabihin ako sa'yo. Ito naman napapansin ko lang. Halos lahat na harap tinawag mo sa akin. Ito, ito, ito. Tinawag mo na ako. Ulul. Tinawag mo ko sira. Tinawag mo ko lande. Tinawag mo ko baliw, ha? Ngayon naman, ang tawag mo sa akin, ugok. Alam mo, isa lang hindi sabihin. No, no. Ano? Thank you.
Introduce me? Akala ko next week ang pagdating mo. Akala ko rin niya eh, pero pinagyo kami doon, kaya nagsiuya na lang kami. Saan ka pupunta? Alis ka ba? Ano, pupunta sana ako sa Boracay. Sino kasama mo? Wala! Ako lang mag-isa. Napagod kasi ako sa trabaho sa office, tapos inasikaso ko pa yung mga wedding invitations natin, kaya naisipan ko, mag-relax naman ako for a few weeks. Sorry, kasi iniwan ko sa'yo lahat ng dapat asikasuhin eh. Pero ngayon na nandito na ako, wala ka nang gagawin. Ako nang bahala sa lahat. Eh, hindi. Ngayon nandito ka na, hindi na ako tutuloy. Aba, hindi. Hindi. Tuloy natin dalawa. Para pareho tayo makapagpahinga. Mapapag-usapan natin yung ating kasal. Did you miss me? Jason Alvarez. Umalis na noon. Julia? Salamat. Tiga. Marilyn, bye. Tumawag kasi si Julie eh. Aling pa? Kami, ka. Upo ba mong sabihin dadali mo yan? Sana. Huwag na. Score mo lang. Iwan mo na. Aling pa, kayo muna bahala sa kanya. Pakakainin niyo mo. Jason! Mabuti dumating ka na. Paalis na kami eh. Mali si Jason. Yung anak ni ng kapitbahay natin dyan, si Mrs. Alvarez. Makikigamit kasi siya ng swimming pool dahil ano eh. Dahil, okay, dahil may pilay ako sa paa. Oo nga. Kung may exercise sa pool. Oo. Jason, si Mali. Musta? Halika na. Oh, sige, we'll go ahead, ha? Meet yourself at home. Si Aling Pat nang bahala sa'yo, ha? Sige, let's go, Mari. Bye! Sige, nice meeting you, ha? Aling Pat? Sige, walang ba nakilala si Mari? Anong nataon na silang mag-boyfriend si Sylvia? Salamat nga sa Diyos at matutuloy na rin ang kasal nila.
ba? Pasipasok na lang po yung ibang gamit dyan. Opo, ma'am. Sylvia, lumipat na ako sa dorm ng Presto Motors. Kinuha ko ng lahat ng mga gamit ko dyan. Nakakaya naman kay Mari. Baka hindi niya maintindihan at mag-away pa kayo. Maraming salamat sa lahat. Alam ko na words are not enough to express my thanks sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero ayoko na magsalita. Baka kung ano pang masabi ko. Alagaan mo si Belka. At lalong-lalo na yung sarili mo. Sayang. Pangarap ko pa naman ang unang punta ko sa Boracay, ikaw ang kasama ko. Jason Alvarez daw. Sabihin mo na lang sa kanya, lumabas ako. Yes, ma'am. Ito kumain ka. Ito kumain ka. Ito kumain ka. Ito kumain ka.
Hoy, Jason! Bakit ka buntot ng buntot? Anong ginagawa mo ito? Gusto lang sana kita makausap eh. Bakit ngayon pa? Bakit di mo sinasagot yung mga tawag ko sa'yo? Saka na tayo mag-usap. Nakakahiya sa mga bisita ko eh. Kinahihiya mo ang sarili mong pamangkin. Pinsan. Jason, mabuti pa umalis ka na. Baka kung ano pa sabihin ng mga kaibigan ko eh. Bakit? Wala naman tayong masama ginagawa. Wala nga, pero hindi mo ano. Ewan ko. Basta ewan ko, basta umalis ka na. Kung nagigiti ka, kahit wala tayong masamang ginagawa, abuti pa bigyan na natin ang dahilan. Mula ngayon, ayaw na kita makita ka kahit kailan. Bakit? Dahil ginugulo ko pagkaayos ng buhay mo. Thank you.
Kuha lang kita ng tubig. Huwag mo akong iiwan. Kakakilala ko sa'yo. I never imagined na ang magiging karibal ko sa'yo ay isang bata. Hindi na bata si Jason. Hindi siya kasing bata ng iniisip mo. At hindi si Jason ang karibal mo, ako. Ano ibig mo sabihin? Mari, hindi ko pinapospon ang wedding natin ng dahil kay Jason. May mga bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon. Like what?
kung maiintindihan mo ko eh. Ngayon ko lang nakikilala ang sarili ko. Kung kailan pa ako tumanda ng ganito. At saka parang, parang nakikita kong bata pa pala ako. Sylvia, alam mo mukha ka pa rin 30. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Na-realize ko nung mamatay ang mga parents ko when I was 15 na napilitan akong tumayo sa sarili kong mga paa. To be independent dahil wala naman ako ibang matatakbuhan kundi sarili ko. To be self-supporting dahil wala naman ibang susuporta sa akin. Ibinaw ko ang sarili ko sa karir ko dahil yun lang ang buhay na alam ko. Dahil doon naudot ang pagkabata ko. Tumalong kagad ako sa pagtanda na hindi ko namamalayan na malaking parte na pala ng buhay ko ang nawala sa akin. At ngayon? At ngayon, Mari, gusto kong balikan yung mga panahon na yun. Nang hindi ako kasama? Ikigive up mo ba yung karir mo para sa akin? Kailangan ko bang gawin yun? Mari, hindi ba nakakalungkot isipin na ang karibal ko sa'yo ay isang IBM computer? Charcoal sketch mo na nag-display sa isang art gallery. Nang nalaman ko na galing kay Lila Gozon, yung nagtatrabaho sa Makati Stock Exchange, tinawagan ko siya. At nang nalaman niya na tatlong buwan na kita hinahanap, binigay niya yung address mo. Hindi mo ba ako papakilala sa kasama mo dito? Si Sylvia, girlfriend ko man. I see. Papakasyon lang naman. Jason, without my permission... Ma, huwag yun na akong tratuhin parang bata. I'm old enough to decide on what I want to do with my life. Okay, gusto ko pakasalan si Sylvia. Jason, kung ang lahat na papasok sa pag-aasawa ay mature, ay di wala na sanang broken marriages Ma, dito sa mundo. Kung lahat ng gusto mag-asawa, hihintayin niya tinatawag yung maturity na yan, eh di mawawala ng business naman yung mga simbahan. Jason! Ma, ang gusto ko lang sabihin, ito. Everyone has to take the risk kung mahal nila ang buhay. Ngayon, pagsisihan ko man hindi itong gagawin ko, at least pag namatay ako, wala sabi ko nagkaroon ng katuturan ng buhay ko, kahit sandali lang. Jason, huwag mo akong tuturuan, ha? Ubus na ang pasyensya ko sa iyo. Tatlong beses ka na lumayas at lahat ng mga plano ko nasisira dahil sa kalokohan mo. Alam mo ba na 6 na buwan na naghintay ang papa mo sa akin sa Canada? Hindi ko makita yung dahilan kung bakit kailangan ko pumunta nun eh. Dito ko pinanganak, di ba? Siguro naman may dahilan kung bakit ako dito nilagay ng Diyos at gusto ko malaman kung ano yung dahilan na yun. Okay. Ngayon, kung maalis pa ako dito, paano ko makikita yun? Okay. Paano ko malalaman? Okay, okay. Have it your way. Pero tandaan mo, Jason, lahat ng bagay may kapalit. Ididimanda ko yung girlfriend mo niya. Bakit? Bakit? For corrupting a minor.
Hello? Hello, Jason? Jason, nasan ka? Ako sa'yo. Dahil nakabuti ka sa akin. Ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin para mangarap. Tapos pinaniwala mo ako. Kailangan ko lang. Pinaniwala mo ako na kaya natin gawin ang ating mga buhay sa gusto natin. Hindi sa gusto ng iba. Nagkamali ako. Hindi ka pala nagbago. Ano nagbago sa'yo? Ang labo mo.
sa iba.
Hindi ba mas masakit isipin na ang karibal ko sa'yo isang taong patay na? Show.